sa inyo tuwing araw ng Martes mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pagadlawin, volunteerism. Kasama din nila sila Bishop Harry Samaniego, Rainbow Angelo at Susan Sevilla. Pagadlawin, volunteerism. Pagpagtalakayan at pakilahok sa mga napapanhong issue. Kaya tayo na, Bansang Pilipinas, dito sa Pagadlawin, volunteerism. And now, your hosts, Engineer Willie Juan and Henry Samaniego. Okay, hello. Okay, isang magandang morning ng Tuesday at katapos lang po ng ating samahan din sa broadcast sa grupo ni, teka, mukhang ngayon lang nagkaroon ng sound, no? Okay, it's another Tuesday dito sa ating Pagadlawin. At hope nakapag-relax na kayo sa nagdaang week. It's a long weekend, ano? Kumbaga sa ano, eh, nadagdagan na naman yung ating mga bakasyon. At yung mga susunod, palagay ko, eh, ito na naman, tatahakin na naman natin ang landas ng, siyempre, another, yung pagpapagal, no? Bishop, di ba? Oo, so, tama medyo yan. Inabot din tayo ng konting traffic at sobrang, ano, sobrang dami ng tao. Kumbaga sa nag-ahabol sa oras. At of course, ito po ang inyong likod, si Henry Samaniego po ng Pagadlawin Volunteerism. Isa po munang panalangin magmumula sa ating kasamahan at Bishop, si Harry Samaniego. Maraming po salamat, Panginoon, sa araw na binigay mo po sa amin itong Martes. At ipapasalamat po kami sa biyaya na binigay mo po sa araw-araw. At hindi po kami nagkakasakit, kung ano man pong aksidente, malayo po kami. At panalangin po namin ang mga nakikinig at nanonood dito sa Pagadlawin sa Japan, sa Korea, at sa Amerika, at sa iba pang panig ng mundo. At marami pong salamat sa mga Pilipino nandyan at hindi sila humihina sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sa ngalan ni Jesus, amen. Okay, siyempre, mayroon ba tayong isang verse para ang ating... Sabi nga sa Act 16:31, mananampalataya ka sa Panginoon, Jesus, at maliligtas ka, ikaw ang inyong sambayanan. Yan, Act 16:31. Okay, pagpalain ng ating show sa iyong pagbasa, Bishop. At of course, bago po natin talagang umpisahan, bigyan muna natin sila ng excerpt sa ating witing. Napatugtog na ba? Yeah. Ngayon pa lang. Kaya habang hinahanap mo, i-greet ko lang ang ating mga kasamahan diyan sa Pagadlawin Volunteerism, si Engineer Willie Juan. And I hope makarating sila at si Rainbow Angelo. And parating na rin yung ating kasamahan, si Susan Sevilla. And hopefully, makarating sila dahil meron tayong magandang tatalakayin. I hope you all have a pleasant day last week. And of course, para doon sa mga ngayon lang nakatutok, pwede niyo po kaming dito mapanood sa kakampi-news.blogspot.com. www.ustream.tv/channel/kakampi-online. At pwede po kami makapagtalakayan dito po sa mga telepono ng 553-8656 or 480-5812. Na hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-memorize itong ating contact numbers. Siguro lalagay ko naman sa input na ating cellphone, okay? Mm-hmm. At okay, yung ating awiting Bantay Kalikasan, parinig muna natin para sa ating mga viewers dyan sa Saudi. Ang ginagahasa ang ating kabundukan, lungkot na katotohanan ay pwit natin bantayan. Gumuguhong kabundukan, maraming namamatay, silang nakikinabang na atin namang kapahamakan. Ang iligal na pagkakahoy, matroso at mina,
Bundok dakilong ti ay ngayon napanag na. Nga ibong walang tahanan, maawa naman kayo. Huwag sa walang bahala, isigaw na, tigilan na. Sobrang pagmimina, ilog nilaso nyo. Sa ating dagat, unti-unting nawawala. Samar, Sibuyan, Cagayan, Agusan, marami pang lugar, ginagahasan nyo. Inang kalikasan, ating bantayan, tulungan nyo kung puksain silang lahat. Kami mga biktima na mga gawain nyo. Palitan kayo mga abusado, masasamang gawain nyo. Magkahaman. Yung totoong sarin kalyado pa ninyo. Itingin na lang ba tayo, tayo'y kumilos na. Huwag nating hayaan silang mapag samantala. Ako'y nakikiusap sa inyo. Kailan okay, ayan na. Napakalungkot, super miss kita. Ang gabing ito, hindi ako nakawalang alikot. Ang gabing ito, hindi ako nakawalang alikot. Bakit ba ganyan mga pagsubok? Marating sa'yo'y sunod-sunod. Magtampo, maingit at magalit. Nag-aaway kayo sa simpleng pagkakamali lamang. Nakakainis, ano? Wede. Pero isipin mo, kung di mo mararanasan ang mga bagay na ito, malalaman mo bang mahal mo ang isang tao? Remember, love without pain is just a game. Ganun talaga. Sa Facebook mo lang tayo nakikita. Nais ko'y laging kasama ka. Rin ba ako sinta?
sinta. Okay, we're back to our regular programming dito sa ating programang Pugad Lawin! Okay, ayan, medyo kararating lang natin mga kasama dito sa ating Pugad Lawin Volunteerism. At siyempre, pag mag-greet muna kayong dalawa kasi medyo alam po pagod na pagod kayo, si Susan Sevilla and Rainbow Angelo. Okay. Hello po. Magandang umaga. Si Susan Sevilla po uli. God bless. Kumusta po kayong lahat? Magandang araw. Good days ahead. Bye-bye. Yeah, muna. Hindi pala bye-bye. Kumusta muna? Umaga. Magandang umaga. Pagod pa talaga. Oo. Bituin mo yan. Magla-lunch pa lang sila. Mag-goodbye ka na. Okay. Rainbow. Okay. Okay ba? Ayan. Okay na. Ayan. Okay. Naka-open na. Open sesame, sabi sa video. Ayan, sa microphone. Ito na lang, ito na lang. Yeah. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Happy Resurrection Day last Sunday. And maraming po salamat sa lahat na nanonood ng Tanikala ng CBN Asia 700 Club po. Maraming salamat. And syempre, si Rainbow po muling nagbabalik. Ayan. Yan po yung ating nadagdag sa grupo ng ating Pugad Lawin Volunteerism. At isa na naman po ang, isa na lang ang ating inihintay, si Engineer Willie Juan. Alam niyo ho, last week, last Sunday, at saka Monday, no? Talagang grabe ang traffic dito sa Quiapo at saka sa may bandang City Hall, ano? Ang napuna ko lang, itong ating election day ay talagang... matindi. Parang hindi na nila naalala na mayroong dumadaan sa kalye, no? Kaya naman nilang bigyan ng maayos na security. Eh bakit masyadong yata na nawawala ng importansya yung mga sumasakay o yung mga sasakyan? Grabe yung traffic kasi it takes 3 hours bago ka makalagpas dyan sa Loton at saka dyan sa lugar dyan sa Santa Cruz. No, sabi nga itong ating mga ating mga candidates yan sa mayorship, no? Sila Lim at saka si Estrada. Ay, oo. Hindi ko maisip na ano ba yan, popularity or ano ba? Anyway, just babangayan sila. Bangayan, ano? Just a simple comments ano, Rainbow, could you give us at least insight doon sa kung nadaan ka ng Quiapo, ah? Ay, hindi. Ako napanood ko sa TV kagabi lang. Mm-hmm. Nagpaparinigan yung dalawa. Boses si Lim sa kasi ano, si Isko Moreno sa kasi Era Isko. Parang malilinis sila, no? Ganun. Parinisan. Oo, man, Par ano pa, ano, yung sumbatan. Yung paano palabasan ng mga kaninang mga tinatago. Ikaw ba, Susan, merong experience dyan na nakadaan ka ba dyan sa Quiapo? Ay, apektado lahat. Quiapo, nung... Ayan, wala yata. Ayan na lang. Ayan. Kahapon. Okay. Edi, atras kahapon. Muna. Namasyal na lang muna bago umuwi. Oh. Mga 9 p.m. na. Pero isipin mo talagang ano, no? Ako na, ano eh, yung bang sasama talagang loob mo na o kaya mabubuisit ka lang magkagawa. Grabe ang ano, no? So anyway, para matanggal yung ating sama ng loob dyan kahapon at nung linggo, hindi tayo makaget over. Magpaninig muna tayo ng isang awitin ng Pugad Lawin theme na magmumula kay Engineer Willie Juan nung last time. Ayan na. Ayan na si natin, Engineer. Parinig muna natin. Engineer ng bayan. Sa isang
Ayan, ayan. Ayan. Okay, magbabalik tayo sa ating programang Hugad Lawin. Ito na po yung ating pinakahihintay at medyo galing din sa isang napakahabang traffic. Si Engineer Willie Juan. Bati ka muna, Engineer. Basin ayan. Si Engineer. Wala. Nagte-text pa. Ano ko may team si Engineer? Inaayos yung kage. Okay. Binabati ko kayo at amen. Amen. Long time no si ano ha. Magaling kami sa ano procession. Ang haba kasi ng meditation last week eh. Napaka ano ng ating bulay-bulay. Okay. Nawala tayo dumates, di ba? Kasi Holy Week. Holy Tuesday, di ba? Anyway, so binabati natin lahat ng ating mga kaibigan, lalo na yung mga kasabi ng Pugad Lawin. Dahil alam mo nung Huwebes Santo, nandoon ang grupo sa nag-serve ng chilled water, drinking water doon sa mga alay lakad papuntang Antipolo. Oh, sa amin yun, sa Antipolo. Napakadaming tao nito. Dami naglalakad. Oh, dami, grabe. Panata kasi. Panata nila. Yan sa amin. They come from all walks of life, sabi nga nila. No? Quiapo, Tondo, Binondo, ganyan, Sampaloc. Ay, ibig sabihin, buong Maynila, umakyat. Oh, oo naman. Grabe nandun ako sa Baligot. Kitang-kita taga doon, di ba? Ako kain tanti polo. Rainbow, so, honest estimate. Palagay mo yung gano'ng karami. Kasi walang tigil million, lang akyat nato. Million. 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 Halos, hanggang umaga yun. At wala nang sasakyan na makapasok. May nagsabi ng mga umaabot ng mga 7 to 8 million yung umakyat. Every Maundy Thursday evening. No? Kasi pumunta sila sa Our Lady of Good Voyage. Sa White Cross. Sa White Cross punta sila, so, sa Crystal tao. Cave pumupunta sila. Kaya pagka Huwebes Santo, wala ka nang mapestuhan doon sa ano, sa Antipolo. Kaya asahan mo na, no? Matatraffic ka ng grabe. It's a zero humanity. At hindi na pwedeng makauwi. Human traffic. Hindi ka na makauwi. Doon pala nausin yung human trafficking. Di ba pagka ano, urine ganun? Di ba pag May? 10 years ago noon eh. O yung May. Every May, yung May araw ng Antipolo. Oh, pero yung Monday, Thursday na trekkers versus yung May 1, nas, marami itong. Marami, marami ang ano, Holy Week. Ayun, back to you, Henry. Okay, merong ibabalita. Ating, ito si ating blind item, man, ano? Si ating kumpareng, the joke lang. De, si Rainbow Angelo. Ano nga pangalan nating inaanak? Okay, si Rain Angela. Actually, na-hospital siya last week. Pero thank God na ano na siya. Okay na pero magaling siya. Na. Oh, magaling na, siyempre. Magaling so, sooner or later, dito makakasama natin. No? Malikot na yun dito. No? Matatumbling-tumbling na kasi medyo malayo para isama natin, dito yung aking baby. Oh, sige, yung anyway, balita. Anyway, nabalitaan niyo na ba si Aljo nilooban ng ano? Nilooban? Sila. Sa Quezon City. Sa amin kasi, miski looban kami. Wala makakukuha eh. Hindi ha, nakapunta na ako sa Bali. Wala mga kukuha sa amin. Yung mga picture yung ano, sa kayong hindi mga... Hindi nila kukunin yun. Ayun, nilooban sila, ano lang, kahapon lang, actually. And then, sabi daw nila, ito, chismis balitang-balita sa buong bansa, buntis daw si Ai Ai. Ay, ganon. Ang dami-dami ng anak yun. Hindi, di ba? Hindi na, medyo bata ang kanyang... Akarelasyon. Okay. Hindi napabalita, diba? Ewan ko lang kung totoo o hindi, alam mo naman sa showbiz world. At siyempre, si Aramina saka si Christine ay bati na sila. Ayan. After all ng kanilang hour. Oo, maliit lang ang mundo. Saka congratulations kay Nora Honor. Ito, favorite ko kasi si Nora. Last. Bakit? Best actress na naman. Siyempre, ang i-ano ko eh. Oh, yun. Actually, last week pa ito eh. Meron pang himala. Siyempre, pag Nora Honor, Noranian. Noranian to. O siyempre. At siyempre, si, ayun nga, kay Agamulak. Agamulak. Yung ano, yung sumabog yung speedbook sa Kamsur. Oh. Kamsur. Sa Bicol okay yan, na area, no? Kamarini okay na naman. Ano, siyempre, nangangampanya si, points din yun pag napabalita siya. At siyempre, maraming salamat po sa nanood ng Tanikala 5 sa CBN Asia 700 Club Channel 7 po, GMA 7 po. Maraming po salamat. Yung ano, story ni Dulce noong Saturday, yung Friday, ama namin, and yung Huwebes po ay yung dapit hapon. Ayun, maraming salamat po. Ayan po, palakpakan natin si ano, si Rainbow. Oh, siyempre, she's kasi Escudero. Ngayon lang uli nabalik dito para maghatid sila. Hindi, last week kasi, di ba? Oh. Nasa 700 Club ako. Eh, oh. Di ba may palabas kami? Napaka-busy kasi ito si Rainbow. Anyway, meron po tayong mga open forums every Monday. Dito rin ho gaganapin. And we are, tama ba, JR? Ugnayan Media Forum. Dito? Dito mismo sa ating kakampi.
Ano oras yan? 10 to 12. Ayan. Invited ho. Sana makarating din ang ating mga kaibigan dyan. And we hope maka-ano tayo ng forum din sa kung ano mga tatalakayin ni Madam Fen Nicodemus. Tama? Okay. So, yun pong ating na i-announce last 2 weeks ago, a week ago, about yung launching po ng My Tune Song Hits Magazine will be on the end of April. Hopefully, launching din siguro ng ating CD na ang ating mas sugid na talagang hope to produce na ating kaibigan si Chris Ching, no? Tsaka yung kanyang grupong Si Angels, and hopefully makasama natin dyan sila sa Lucent Hotel sa may Timog. Huh? Timog lang yan eh, sa may Quezon City. Although, puspusan yung ating preparation, lahat ng ating mga kasamahan ay makakarating doon sa it will be a launching, a show. Talagang gagawin namin lahat para medyo maganda yung dating. And it's all free, ha? Oh, free food and ano, lodging. Free food lang naman, ha? Mm. Free food, ha? At siyempre, mamimigay din ng, I don't know kung ano mga items na pwede nilang i-push for that day. Kamalay pa. So, this is only the first week, ano? Ng ating April, and it's April Fools, ha? Pwede kayo makipagbulahan. Ayan. Kailan ba ang totoong April Fools, ha? Kahapon lang. When it started 1, yun na yun, ano? Yun na yun. April 1. So, pag nakipag-anuhan ka raw, kipag nakipag-usap kasi isang ano, sorry, April Fools na yun. Nako, wala nang habol kasi nabola mo siya. Okay, anyway, so dito tayo uli sa ating programang Pugad Lawin, mga kaibigan. Huwag po kayong mawawala kasi marami pa tayong ibibigay sa inyo mga balita. For the meantime, meron tayo diyang ano, tungkol diyan sa anto. Bihira ko kasi ma-play ito yung textmate, no? Pa-play muna natin yan kasi habang maya-maya ay may pag-uusapan tayo na tungkol dun sa ating mga susunod pa mga gawain dito sa ating Pugad Lawin Voluntarism. At siyempre, yung mga invitation. Mabuti pa, i-invite muna sila, ano, Susan or Bishop, sa inyong church every Sunday. Ah, every Sunday nga pala, no? Ang Lancaster Hotel, nandun po kami sa Show Boulevard, Mandaluyong. Every Sunday, 11 to 12. Yan po, si Bishop Paris sa Manyego, nag-umaanya sa inyo. Minasan, konnichiwa. May mga Hapon dyan, may mga Korean dyan, iba-ibang klaseng nationality, nandiyan po lahat. Mga Pilipino, mga Bisaya, mga lahat po. Kayo po invited. Yan, isa, Lancaster Hotel. Lancaster sa Mandaluyong, Hotel. Ano? Mandaluyong. Okay, Susan? Ako naman po, si Susan ay naging imbita tuwing Miyerkules sa Folk Arts Theater by Ed Lapis po yun. May service ng 7 to 8:30 p.m. Pag Sunday naman po, sa Folk Arts Theater then 7 a.m. to 8:30 and then kaya 7 a.m. to 8:30 and then 10:30 to 12 noon. Invited po kayo. Happy Easter. Ayan. Engineer, baka meron ka munang greet bago tayo magpatugtog ng isang awitin. Papatayin ko sana yung mga kasapi ng Pugad Lawin Quirino na maglulunsad ng Lawin Caravan itong darating na weekend, no? Long weekend to kasi yung April 9 Monday yung in between, di ba? So posibleng i-extend ng mga grupo, although hindi katulad ng panahon ni President Gloria na laging dinidikit, no? Pero yung April 8 is on a Monday. So starting on Saturday, Sunday, then Monday and Tuesday, maglulunsad ng caravan ng grupo papunta ng norte, no? Bibisitahin ng mga chapters dun sa north. Parang may mga naka-schedule dun ng mga induction ng officers ng chapters. Yun. Back to you, Henry. Ayun. Okay. Thank you, Engineer. At of course, it's April 2 ngayon, no? Tama ba, Chris? April 2 sa ating episode nito po, Pugad Lawin Voluntarism, kasi marami sa ating kumisa yung may time sila na makapag-download ng ating mga na-share na, no? And they want to see yung mga na i-announce natin ng per episode, okay?
And hopefully, sana nga next week, mas marami pa tayong maibibigay na mga invited guests. Kaya lang, medyo nag-ano muna sila, nag-unwind. Like yung si ating si Carmen Bees, engineer, no? Medyo pumupuesto lang siya ng konti ng time, medyo pagod na pagod. At yung ating isang inventor na si Emily, tungkol doon sa first, pina-fertilize niya yung soil para maging mas healthy at maging mausbong yung isang halaman. Siguro next week, ma-invite natin sila. But for the meantime, parinig mo natin isang awitin sa ito pang inyong likod na bibigyan sa inyo ng isang awiting textmate, yung awiting yan. Pakinggan po natin. Okay, balik muli ulit tayo dito sa ating programa ang Pugad Lawin. Ating bibigyan ng konting excerpts ano si engineer tungkol sa ating sitwasyon ano diyan sa ating trapiko. Muna kasi tutungo tayo mamaya doon sa mga outside the Philippines ano yung issue. Pero for the meantime, ano ba ang ating nararanasan diyan sa ating lansangan ngayon? Kung ano mabigat na ba? Mabigat ba? Lumuwag ba? Maayos ba yung ating mga MMDA na nagpapatupad ng
ng ating kakalihan dyan. Ano masasabi mo dyan, engineer? Meron pa tayong... Ayan. Lumakas yata masyado. Ayan. Okay. Actually, dahil nga tapos na yung pasukan ng mga estudyante, di ba? Lumuwag yung mga kalye. Lalo na pag rush hour kasi yun na nga, nawala yung mga nag-a-attend sa school, di ba? Yun ang malaking dahilan ng heavy traffic every rush hour. Sabihin yung volume. Yes, yung volume na gano'n. Kumunti, naramdaman ko there were less vehicles, no? Then, before the Holy Week, di ba? Dahil nga, natapos na yung summer months na, di ba? So, pero sinasamantala naman ng Public Works na gawin yung mga concreting, no? Ng sa semento. Dami, no? Ang di ko lang maintindihan ko minsan, yung hindi umabot. parang nadadaanan ko na nakalye yun, parang passable naman, maganda naman. Inulit pa uli. Inulit, binabakbak, ano? Binakbak pa uli. Para kasing sa akin, mas maraming dapat pwedeng dapat pa. Paggawan pa ng kalye. Sayang yung pera, hindi ba? O, sa malalayo, di ba? Bakit kasi nato-tolerate ng government? Hindi ko rin maintindihan yung bakit ganyan ang gobyerno natin. Tinapos na yan. Bakit uulitin na niya naman? Ang sabi nila, meron daw sira yung highway. Pero nadadaanan No, hindi naman siya yung sana kung lubak-lubak, no? Yung kita mo sana na uka-uka na talagang pagdaan mo lagi kang nalulubak. Hindi naman Yung EDSA buo, di ba? Kasi minemaintain naman nila. Hindi ko lang maintindihan. So you call that maintenance? Ewan ko, improvement siguro sabi nila. Pero sa akin, mas marami pa di, ano dapat ba, maintaining, i-construct na farm to market roads. Kasi kailan mo, ito mahalaga na may developments ka sa countryside para ma-decongest ang Metro Manila. Para maaya mo yung mga nagsisiksikan sa Manila na hindi naman lahat nagkakaroon ng opportunity dito, di ba? Lalo na yung mga nasa depressed areas, pumesto na lang sila doon sa mga lugar nila. Lalo kung ma-improve na yung mga living conditions doon. May mga kalyang, may tulay, ganyan, eskwelahan, hospital, etc. Di ba? Ayun, tingin ko, parang wala sa tamang, financial management, ano? So, anong masasuggest mo dyan, engineer? Dapat tignan din ni Pinoy ito. Kasi wala na may ibang magsasalita sa area nito, kundi tayo rin. Dapat tignan ni Pangulong Pinoy ito, no? Ni Pinoy, na, kasi tingin ko, nakakalusot kay, Secretary Singson. Alam, saludo ako doon kay Secretary Singson, pero, ewan ko, parang bumabalik yung dating maling gawa. Maling gawa? No, nailalagay yung pera sa maling maling priorities, di ba? Maling bulsa. Tama ba yun? Maling bulsa. Dapat, di ba? Maintenance ng bulsa ba yun? Dami pang sesementohang alye doon, di ba, Rainbow? Hindi na talaga matanggal, yung mga ganyan. Alam mo, actually, 5 years akong nagtrabaho dyan sa DPWH. Yung question mo, engineer, is the same din noon pa. Na hindi talaga masagot. Actually, yun nga tapos na, maganda na. Tapos bakit bubuksan uli? And then I heard na marami daw bagong pasok na casual na kailangan yung pangalan mailagay sa isang project. Yung mga ganon. And then may mga ghost employees daw, mga ganon. So, kung tutuusin, dapat nandun pa ako, hindi ako magre-retard. Hindi ko kaya yun. Ano yung ghost employees? Mahirap sikmurahin, di ba? Yung may pangalan, pero walang tao. Akala ko, pag mahal na, November 1 lang yan. Pero ngayon daw, nag-improve na kaysa noon. Mas okay na raw ngayon yung DPWH. Siguro, nakita naman natin na parang may improvements. Pero, alam mo, mga 2 years ago, nagpunta ako Bacolod. Ganon din ang reklamo ng mga citizens. Hindi ko pa rin masagot yung questions nyo. So it does not apply only sa Manila, Bacolod, sa lahat ng parte ng mga syudad, no? Ang sabi sa akin isang kaibigan ko na taga dyan din sa loob, ang sabi niya... Wait lang, sandali, baka makalimutan ka. Yung ba nangyayari din sa Davao? Kasi ikaw napunta rin ng Davao. Davao parang hindi ganun. Palawan o Davao ganyan. Palawan Davao. Ibang klase si Duterte. Saludo ako sa mama na yon, no. Teka, mukhang galit na galit si Rainbow. Bigyan mo ng paliwanag mo si Rainbow. Hindi, nagpunta ako sa Davao. Actually, ang linis sa Davao. Ipanin mo ng konti dito, Chris. Ayan. Kasi Chris, baka medyo dito. Ayan. Baka may manood hindi siya nakikita. Okay. Yun, napakalinis sa Davao pag nagpunta kayo. Sobrang linis at merong masisipag yung mga doon, kapulisan natin doon. At sa Palawan din. Yun, sa Mayor Hagedor. Naging wireless. Pagkasama kayo, pupunta ako. So, ang common denominator, engineer, sa palagay mo? Common denominator?
parang ano eh, nandyan pa rin yung mga baluktot na, ano, hindi pa ako ano eh, no? Ang balita ko ganito, meron kasing budgeted amount for, let's say, DPWH District NCR, no? Mm-hmm. So, yung pera na yon eh, alam mo naman, may kupit lagi. Let's face mm-hmm. it. Oh, di ba? Ay, kasi lilit ng sweldo eh, di ba? Kaya natin in-espouse sana, taasan na lang sweldo. Basta wala ng kupitan, di ba? Mm-hmm. Ha? Bigay mo na lang yung tama. Taasan ng kanilang salary? Oo, taasan na lang sweldo pero wala ng kupit-kupit. So, mahihiya na silang kumupit. Kaya diba, mataas na yung sweldo nila. Diba, e pa, kaya alam, greed pa rin yung iba eh. Greed. Ay, di bantayan ng ano doon. Merong magbabantay. Lifestyle, di ba? Yung Freedom of Information Bill para mabantayan na ng citizens. So, yun ang kulang. Diba? So, yun ang kulang. Yung FOI, kulang din. FOI, diyan din ako hindi believe kay Pinoy eh, kasi dapat yan, implement na yan, di ba? Oo. Pero kahit ano talagang ano eh, ang hirap. Mahirap sugpuin na mahirap, yung limang taong ko doon nakita ko eh. Yung tao na talagang very, very, yung straight siya. Hindi siguro, ano, Susan, na, during yung time mo yon. Yung time na panahon bagay, na ikaw yung nandun sa improve na nga raw ngayon. Sa sistema na yon. Pero Susan, kung yung pinapanukala ko na taasan na lang mga sweldo nila, mm-hmm. tapos huwag namang manguwag na lang mangupit. Yun. Alisin na yung pork barrel, taasan na rin sweldo ng mga congressman. Yun talaga. Diba? Yung, I agree. Oh, yung tapat-tapat na lang, di ba? So, ngayon kasi sumasahod lang sila ng palagay mo, 70,000 naman. So, ibig sabihin, dapat, na malaki, 700,000 pa naman, diba? Malaki pa yun. Dapat sila i-well compensated. Ano? Hindi, kasi ang bigat, yung congressman, 20 million ng pork barrel niya. Okay. Eh, kunin mo na lang ang 10% noon, di 7 million 7 na. 7 million. Oh. Eh, ang kalakaran ng sinasabi ngayon, eh, 40% umaabot ang corruption, ang tongpats. Grabe. Yeah, grabe. Kaya nga maraming nagsasabi na maski mahirap hindi crooked yung panahon ni Pangulong Marcos, mm-mm. nung araw siya lang humingi, 10%, wala nang iba. Pag in-approve niya, tuloy na. Eh, ngayon, bawat level, humihingi. Yeah. 10, 10, 10, 10. Ang Christmas, ano? Oh, grabe. Eh, di kawawa si Pinoy, diba? Si Pilipino. So, ano yeah. tayo, Asenso? Hindi lalampasan na. Na tayo ng Burma at Laos at Cambodia. Mm-hmm. Paano na tayo maiwan? Eh, Vietnam pa, oh. Maiwanan na tayo. So, dapat, left behind na tayo. Dati daig natin lahat yan. Kung di tayo mag-ingay, maiwanan tayo. Uh-huh. Kailan pa? Ano, ba, pagka nalampasan na tayo ng mga bansang yan, eh, saka tayo mag-isip, gagawa ng paraan, huli na. Huli diba? Na nga. Oh. Eh, tayo pa naman yung number 2 in Asia after the World War II. Yeah. Diba? So, ilang taon na yun? Ang layo. Dati, naiwanan tayo. Japan, Taiwan. Eh, dapat lang talaga na mag-ingay na tayo para magising na yung mga nakaupo sa gobyerno. May tama na yung mali. Correct. Kaya kung kayo po sa mga nanonood sa atin ngayon, ano, pwede po kayo makipag-chat sa amin kung meron din kayong comment. Ano? I-type nyo lang po dito sa ating kakampi-news.blogspot.com. www.ustream.tv/channel/kakampi online. Hintayin po namin yung inyong komento. At sa oras pong ito, yung tukol naman sa ating kasi last Sunday natalakay natin tong pahapyaw, no, yung tungkol sa North and South Korea. Engineer, alam ko medyo inaabangan mo rin yan kasi lahat ng buong mundo nakatuon dyan eh, yung sa North and South. Yung sa komunista, yung isa sa baba ay democratic, ang tawag doon, democratic din sila, no, way of ano, no, government. Pero yung bangayan, mayroong threat, mayroong ganyan. Tapos susuplayan ng US ang South, ang North naman ay mayroon din ang susupply. Tapos ang young president nila, no, ay matapang, no, nagbibigay talaga ng ano na kaya niyang guluhin. Pero ano ang magiging outcome? Gulo na naman. Nako, gulo yan. No, parang ang economy, babaksak. Setback. Ganun eh. So, merong ano, domino effect yan eh. Tama ka. Ang bansa natin na umaangat ngayon dahil na maganda yung sinimulan ni Pangulong Benigno Aquino, di ba? Mm. Ngayon, eh, at saka maganda yung dating ng mga padala ng OFWs, di ba? Kaya yung ating ekonomiya talagang... Medyo umangat. Umangat talaga. Makita so, 40 pesos against $1. Parang ganun, ano? Pag nangyari yan, pala assuming lang na magkagera dyan, eh definitely magkaroon ng effect. Gulo yan. So, lahat ng pansa ekonomiya, ano? Ang makikinabag lang, Amerika. Kasi magsusupply si Amerika ng armaments kay South Korea, di ba? Tsaka si China, magsusupply din naman sa North Korea. Oh. Aba, so, yung arms manufacturer ang kikita. Kawawa tayong, ano? Yung nagpipinance, yun yung yayaman. So, ganun na naman mangyayari. How about yung ating katayuan bilang ano, sa Pilipinas? Ano sa palagay mong? Siyempre, di siya maapektuhan tayo. Ma-slow down na naman yung pag-angat natin.
So sana so this is ano no pagdasal natin tragically na sana, ano, itong yung, leader ng Korea na very young anak nung ano to eh Kim Jong Il eh correct bata pa yon ha napakabata. Mas bata pa kay Pinoy he has not yet learned his history eh. Oh. Di ba World War 1 2 eh saan ba napunta devastations lang di ba eh baka kasi baka, parang mga bata mabilis magdesisyon ano baka sobra-sobra yung ano baksakan siya ano? Ng atomic bomb eh katulad ng Hiroshima at Nagasaki di ma-wipe out pa yung bansa niya and he has all the capacity na maggumawa no kasi nandoon nga hindi sila ma-check hindi sila maano hindi na mapigilan eh talagang makikita natin na it's rumors of wars nga sabi nga sa Bible there will be rumors of wars and these things will happen. So, ang ating prayer lang ano, sa ating mga kapatid, ano, we stand on prayer sa hindi matuloy. Kung ano man mangyari, ayan, maging handa tayo. At we announce this on air kasi kailangan din nila marinig. Yung iba, steady lang, walang naintindihan. So, kailangan aware din tayo sa ating kapaligiran. And we hope it will start from our media group, sa ating mga kasamahan din. Di ba, engineer? Siyempre. Are you favor sa ganun na magkakaroon ng war? Ay, hindi. Siyempre, gusto natin na. Ako nga, for pragmatism purposes, no? Yung nangyari sa Iraq, di ba? Hinanap ni George Bush yung si Saddam Hussein para patayin niya, no? To the point na pati yung mga old, alam mo na, yung mga Babylonian, etc., no? Sinira niya na sinira, di ba? Oh, kaya nabagsak ang ekonomiya ng Amerika. Oh, useless war. Ganun din yung tatay niya, yung boss na matanda. Ganun din, di ba? Sumunod yung anak. Sumunod lang to. Both are Texans. Mainit ang ulo. Ganun ba yun? May relationship yung kusan sila nanggaling. Lyndon B. Johnson also came from Texas. Vietnam War naman. Mainit ang ulo ng mga Texans eh. Si Obama kaya? Ay, mukhang malamig naman ulo nito. Medyo mahaba ang pasensya, no? Pero ako, going back to that, no, ako naniniwala ko sa isang surgical operation. What I mean surgical, if there is a cancer, pwede mo siyang operahin na yung lung cell na yun ang tanggalin mo, di ba? If I would make an analogy, if that young leader is a cancerous cell in the world, yes. Kailan siya i-delete? delete. You can make the necessary, di ba? Kesa naman apektuhan niya yung buong yun nga, eh. The other cells, di ba? They have all the technology na eh. Andiyan na, post button na lang eh. Kasi yung GPS natin, yung mga mapa, doon na lang pupunta yung may cells. Doon lang sa lugar niya. Siya lang mismo. Walang may damay na katabi niya. Siya lang. Ganon ka, no? Wala nang army-army. Pindot lang. Pero how? Ganon ka bilis naman yung ating... Kesa naman magkagulo pa, di ba? Ganon naman kabilis ang technology na kung ito yung dating na missile, eh, ma-ano niya, tawag doon, ma-intercept niya kagad. Yun. Pero I've seen movies, ano, yung mga documentary na gano'n. Pero sa ngayon, kailangan muna hinihintay ng Amerika, kailangan mag-umpisa muna bago sila kikilosan. Parang gano'n eh, no? Hindi, dapat parang Israel, eh, preemptive strike eh. Bago maka-forma yung ano, tapos na, di ba? Yes. Dapat gano'n din. So, agree mo pa bang gumawa ng pagkakamali, di ba? So, agreeable tayo na talagang ano to, parang business din, ano? This war is business. May nakikinabang eh. May nakikinabang. Anyway, sa ating ano naman, yung down south naman, yung sa Saba at ating gobyerno, kung ano talagang, ano ba logic talaga ng pinaglalaban nila since ano pa pala na 70s yung kanilang pinaglalaban, di ba? Nabasa ko yung write-up ni Senator Miriam. Very ano insightful, no? Talagang kompleto yung ano niya. Mas detalye. Oo, talagang it's owned by the Sultan of Sulu, no? Kasi nung besiege yung sa palagay mo ipaglalaban ni Miriam yan? Oh, tingin ko. Naniniwala siya na sa sultan 'yon, no. Parang kasi ganito ang history niya eh. There was a time when the Sultan of Brunei was besieged, di ba, by pirates niyan. So matatalo na siya. Pero short lang ano, engineer. Tanong ko lang. Sa atin yang Saba? Oo, kasi
it's the Sultan's pag-aari, no? Kasi mm-hmm. binigay siya ng Sultan of Brunei as a gift. No? Mm-hmm. Malaki kasi yung Borneo, eh. No? Borneo, then you have the Brunei, and then you have Sarawak is part of Malaysia. Cut ko lang sandali. So, Sabah, Aten. Pero lumalabas, parang hindi na natin maangkin. Parang ganun na nangyari. Oh, kasi nung during in 1946, mm-hmm. To Great Britain turn it over to the Malaysian Federation. Mm-hmm. Oh, pinagbasehan lang yung lease agreement, which is pag tinakil ni Senator Miriam dun sa kanyang write-up, naanliwanag na walang basis. Mm-hmm. For some reason na kaya even after the war there was a continuing effort to claim it, pero laging nagiging pero parang ang nangyari is silent, eh, di ba? Naging tahimik lang. Oo. Oo, well, hindi na pag-usapan until such time kasi, na gumulo na. Oh, it was the Kirams, ano, di ba? They're there, no? Mm-hmm. But later on, I think that was in 1963 yata, no? Mm-hmm. When the Sultan parang tinurn over niya sa Philippine government yung claims. Parang sabi niya, sige, i-claim niyo na. Amin yan, i-claim ninyo. Kasi hindi rin niya kayang i-claim, eh. Yeah. O, ganun. Yeah, yeah. So, naging weak pala. Yes. At least sa Pilipinas talaga. Naging mahina. Pero hindi naman talaga tinutukan ng government. Oo. Parang ganun. You think? There was an intention during the Marcos time, di ba? Kaya nga yung Javida Massacre nangyari, di ba? Javida Massacre yun sa Sabah ba yan? Marcos put up a group, mm-hmm. no, a military group. They were training in Bataan. The intention was to go to Sabah and take control of that island. Yung lugar na yan sa Sabah. Pero then, how was it? Bulgar, no? Mm-hmm. Nalaman ni dating Senator Ninoy. Para walang makakanta, minasakar yung mga Muslims sa kasama doon. So, dapat pala talaga merong mas tama rin pala tama si Senator Miriam, ano? At sa palagay mo, this will take time, short? Matagal. Mahabang usapan? Matagal na nga, inuumpa. Tens of years. So, patay na lahat yung mga ni Sultan doon, ni Kiram. Ang maliwanag na pagkawa niya is through the International Court of Justice. Hopefully, no? Para ang UN legal, ibigay ng desisyon. Eh, mukhang hindi i-give up ng, ano yan, ng Malaysia. Kumbaga sana magkakamatayan tayo, hindi namin gi-give up. Parang ganoon, ano? Pero hindi mm-hmm. hindi natin masabi kasi bakit yung East Timor, Timor Leste and nagawang humiwalay sa Indonesia, di ba? Mm-hmm. Oh, in Africa there are so many small states that were able to gain independence from their mm-hmm. di ba? So many. So it's a matter of time. Pag tinutukan talaga. It's a matter of time. And it takes a lot of siguro mga paperwork para talaga mapaniwala, maibigay lahat ng ebidensya na ganito, no? The list would be Sabah to become a separate state. Nagiging ganon. Magkakaroon yun. Kung sino na yung mga people. Wait. There's several separate state. That would be the list. Claimed by government. Ay, parang di magawa yung Malaysia at Pilipinas, let the people there select their own, ano, di ba? Select their own government? Oo. Kasi pwede ba yan maging isang sariling state lang? Hindi naman pwede, ano? Pwede. Pwede? Parang may possibility. Sabah, Republic of Sabah, parang gano'n. Diba? Ayun. Pwede rin ngayong Republic of Sarawak, eh. Which is under Malaysia, di ba? Ah, okay. Or Republic of Borneo, that is the southern part. So, napakalaki nun. Ito pala ay waiting to be seen, ano? Yeah, it could happen. Parang pelikula, ano? Telenovela mangyayari sa kanila. Remember, in Indonesia, meron din yung province nila, yung Aceh, ACH. It's a province there na meron mga rebellions din dun, eh. So mm-mm. it could also happen, di ba? They could also become a separate nation. Mm-mm. Oh, even Mindanao, kung malalakas ang leadership dyan, di ba? Pero hindi na magawa. Mindanao, Republic of Mindanao, diba? Muntik na. There is a strong leader. Just like, Timor-Leste. Since ang Philippine government nakatutok lang Luzon, Visayas, Mindanao, napabayaan talaga ang Sabah, at mahabang pag-uusap pa yan. So anyway, ipaubangin natin muna sa ating mga listeners o ating viewers ang susunod na kabanata na yan. At least na ibahagi namin sa inyo yung totoong sa ating research, ano? Research engineer. And I'm continuing also to research on that kasi sooner or later yung iba kasi mga ating mga anak, kaanak-anak, you know, mabibigla, they have to learn, ano?
as soon as possible yung ating ano mabigay ng tamang kaalaman diyan sa ating lugar na yan. At kasi kanilang umaga na I heard no yung iba talaga na nakaka-capture, yung iba pinapatay, wala nang justice. Hindi na, na ano nang justice doon, wala nang pagpatay-patay, wala na. Kawawa naman, di ba? Nawa ko eh sa mga bata. Yan ang pagkakamali ng Malaysia. If Malaysia will continue to do acts like that, no, mm-hmm. yung mga illegal acts, mm-hmm. Injustices ganyan, mm-hmm. and lalong mapabilis yan, no? Mm-hmm. Siyempre the people there will no raise their arms against Malaysia, di ba? I think ganoon na nangyari nga, no? Ano yan, mapapabilis yan, no? Parang nag silently they're forming group parang ano dito. Spy parang sa gabi mayroon silang ahanuhin, i-attack ganun na silently, mayroon mo rin mga parang patayan na lang eh mangyari diyan eh. We don't know, no. Ano ang mga isip ng mga taga sino ba yung sa ano ng partly ng ano ng Saba Philippine under Philippine soil, tapos pupunta sila doon paunti-unti. Tapos andun nakapaligid yung ano ng Malaysian ships, ano, parang ganoon, di ba? Eh, alam natin tong mga kapatid natin Muslim, di ba? Hindi nga nakangker ng US yan, di ba? Hmm. Diyan na nagawa yung baril na 45 tsaka yung garan. Hmm. Dahil hindi nila kayang patigilin, di ba? Ngayon pa kaya. Ngayon pa kaya. May anting-anting mga yan eh. Waiting to be seen. Okay, napakabilis ng oras. Engineer, meron kaya tayong babatiin ko itong mga kasama ko sa Pugadlawin Quirino. It's a Hall of Fame chapter ng Pugadlawin. Si Pangulong Grant, tsaka si pangalawang Pangulong Rojas. Binabati ko si Lawin Makapagal, si Lawin McKinley, Eisenhower, Lawin Taylor, si Lawin Ramos na madalas mag-donate, si Lawin Almasan, Lawin Harrison, Lawin Grant, course na mention na Lawin Nixon, Lawin Lee Kuan Yew, Lawin Madison, Lawin Ocker, Lawin Del Pilar, Lawin Churchill, Obama, Lawin Reagan, Lawin Quezon, Lawin Hayes, Merkel, Buchanan, Gabriela, Adam, Peron, Major Lawin Goldemir, Lawin Aquino III at saka si Lawin General Malbar. Okay, napakabilis okay, ng ating orasan na Rainbow, meron ka bang huling pagbati? Okay, camera please. Camera lang. Okay, binabati ko po yung mga ano kasama, naging kasama ko sa pamimigay ng leaflets nung last Sunday, anti-ISJ group. At syempre, ang show up ang bagong game show ng bayan, malapit na kami magkaroon ng bazaar dyan sa Evergotesco. Kaya abangan niyo po kami. Syempre, Channel 4, every Sunday, 10:30 to 12:30. Okay, yung huling papamaalam ay bibigay uli ni Engineer Juan. Engineer? Oh, itong inyong lingkod, Engineer Willie Juan. Just do your best to help others and God will repay you 7 times 7. Okay, ito po uli. Si, in behalf of Bishop Harry Samaniego and Susan Sevilla, this is Sandy Samaniego saying bye-bye for now. God bless you all and hope you make a good week this April. At next week ay magkita-kita muli tayo. Bye-bye! Love you. Dito po ulit sa ating Pugad Lawin! Love you.